Oh! Ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa AgriVet Stores nationwide. Meron din sa Shopee Online at sa Facebook page ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Nasa description po ang link kung paano po ito gamitin sa atin pong mga baboy. Ayun na guys. Masaya yung saunahan guys, oh, kasi talagang hinahabol nila yung isa na nakawala guys sa kulungan. Sige, habulan pa more! Hello guys, magandang araw po sa ating lahat, no? Nandito po tayo ngayon sa babuyan po ng isa nating kababayan guys na talaga namang hog raiser dun po siya, no? So ako po guys ay nagpapaalam sa kanya bilang respeto na kung okay lang ay mabidyohan natin ang kanyang mga baboy dito, ano? Ako po ay 100% naman pong pinayagan niya, no? Okay lang daw, no problem. Bago ako pumunta dito ngayon sa babuyan na ito, ay nakapagligo na rin, then malapit lang naman din sa aming lugar, no? Ay sorry guys, nagulat yung mga biik. Kung ikaw po pala ay mahilig manood sa Baboy Show, wini-welcome po kita or kayong lahat po, ano. Bago ko po makalimutan viewers, nais ko lang pong isingit muna ang akin pong paglilinaw regarding po sa lugar na akin pong pinuntahan dito, no. So ito po ay kalapit lang po or malapit lang po sa aking lugar. Tapos nang dahil po sa nakasama natin yung buyer ng baboy na to, ako po ay nag-disinfect. Naligo po ako guys bago ako dumiretso sa bahay namin at ganun din bago ako dumiretso sa akin pong baboyan. So safe po guys. So nagkaroon po ako ng disinfect sa akin pong sarili. Ganun din po sa akin pong timbangan na yan guys, akin po kasi yan ginamit nila, pinahiram ko lang po, ano. So safe po yan guys kasi binigyan po ako ng kaibigan ko ng Microban GT na ginagamit po sa pag-disinfect sa aking pong mga baboyan. Okay guys, let's continue po. So dito guys, meron pong bagong panganak na first timer po na baboyinahin. Ito po guys, ang mga biik na yan ay 11 piraso or 11 pieces po, ayan. So ang gaganda guys, no, puro buyag lang yung mga biik na ito. First timer, no, talagang same or parehas po sila sa aking baboyinahin noon na sumilang po ng 11 piglets yung unang pariti ko po, no. So ayan guys, yung mga buntot po ay hindi po sadyang pinutulan, ayan. Tapos guys, yung kainan dito maganda to guys, oh, ayan, no, bakal siya. Tapos yung kanya mga biik po ay talagang nasa ano ba guys, nasa nursery kung atin pong tawagin, no. Ayan, so safe po sa lamig, safe po sa mga insekto or halimbawa mayroong ahas na gagapang sa sahig, ay safe po ang mga biik at saka yung inahin, no. Ang ganda guys. Okay, ayan dito guys, meron din, no, may mga baboy dyan, no, baboy inahin. Dito meron din, no, natutulog. Sa unahan po ay meron din, no. Puntahan natin guys. Ito, meron dito guys. Okay. Guys, mga durok yan guys, oh. Dito naman, meron din. Ayan. So, dito guys, puntahan natin ang kanyang takal, kung tawagin po sa Karaya guys, dito sa province of Batiki. Yung salita nila guys sa Bor o Baraco is takal, no? So itong takal guys ay 9 months old daw po ito. Ganyan po ka laki, no? Ganyan po kanyang size. Ayaw ko lang guys lumapit kasi baka makagat ako, eh. Pero mabait naman daw yan, eh. No, ang lahi nito guys ay ano, according po sa may-ari ay may durok, no? Durok pitrain. Durok pitrain, tapos may crossbred na Landrace, no? Landrace. Balikan po natin guys ang mga ID ko kasi ang gaganda tignan guys, eh, ang mga biik. Ang iba dito guys ay bagong ano daw po, kapon, no? Ang kikinis pa ng mga balat. Ayan, so sana guys balang araw, no, sa grasya ng Diyos ay sana magkaroon din si Dodong nitong ganitong klaseng nursery, no. Kasi po sa ngayon ay sa status po ng aking small backyard piggery ay talagang hindi po
nasa sa ayos ang kalagayan. Pero ganun pa man po ay sige lang, okay lang po. Basta importante ay makapagpatuloy ako sa pagkakaroon po ng small backyard piggery, no? And then syempre po magkaroon din kayo mga beginners dyan ng munting idea, no? Munting kaalaman lamang sa pag-aalaga ng baboy. So maya-maya guys, nandoon yung kaniyang ano, mga fatteners unahan guys, kikiluhin. Yung guys oh. Dinig ko guys ay ano yan, mga 5 months old since birth. So yun guys, naano na yung kiluhan guys, yung timbangan. So ngayon guys, pupuntahan po natin yung mga baboy na kikiluhin po ano. Ayun po, nilipat yung barako guys kasi magkikilo na po sila ng mga fatteners nila. Shout out po kina Ginads watching from Hong Kong, January Galinato, Arth James Ipo Colansi, Yanni Yoms G. Sobrevilla, Mary Ann Midi, Scarlett Del Rosario, Romeo De La Cruz, Niza Kaingles Palaka, at sa inyo pong lahat viewers, shout out po sa inyo. Puntahan natin guys, so dito. Mataas dito guys, oh. Okay? So dito meron pong mga maliliit na bike, no? Ayan. So pasintabi lang po viewers sa mga kumakain dyan, ha? Ayan guys, oh, talagang maliliit pa yung iba dito. So yung ano guys, yung pasawan or kainan ay maganda, no? Malalim. Ayan. May harang po na kabilya. Maraming ano dito guys, maraming fatteners na nag-dispose na nila. Puntahan natin guys, ha. Ito guys, may drinker dito, no? So maganda ang style sa drinker, oh. Ayan guys, oh. Dik-dik! Malalaki ang mga baboy na to. Ayan guys, ang drinker. No, naka doble, no? I mean, dito dalawahan, tapos dito rin dalawahan din. So, simple style guys, no? Basic or simple style pero maganda. So, dito guys, ang bubong pala, oh. Buslot guys, no? Ibig sabihin buslot is butas-butas na po. Pero may sapi naman sa unahan doon, eh. May silungan naman yung mga baboy. May trapal yata sa taas. Ilang kilo? 34. So ang bigat ng crates ay 34. Ito guys, binubuksan po or babawasan po yung isang kawayan. Ito guys, oh, sa taas po para magkaroon po ng baba ng konti, no, para hindi mahirap buhatin. Ito guys, kiluhan nila sa feeds. Sa kanilang pagpapakain, kinikilo ang feeds. Sakuan, dami ka sakuan. Lusot na ng baboys na. Mon, nasalan to mo na nagigwalik babaw. Yan, nabiyan ito. Ang sabi, ang sabi. Yan. Ayun. Ang imo kamay gol, basta maipit ka, ha. Luoy ka, kung maipit ka. Ato guys, naghabulan guys. Ato, lagsanay guys. Tatakbo. So ang solusyon dyan guys, babalutin po ng sako yung ulo ng baboy. Para hindi makakalaban, no? Pero guys!
Ayan guys, kikiluhin na po. Hindi balance. Ah. 120. Pero ano yung crepe? 24. So guys, nakilo na yung isa, ibabalik nila sa taas para makilo po ang kasamahan. Kasamahang mga baboy. Sabon, ang sabay, babaw, tagbabaw kayo, nasa kinatanda. Isang it lang. Yan. Balik, balik. Yan. Ikaw lang, Captain. Hindi lang pag anong kaya ko si Mari. Hindi ko buhayas ako. Hindi ko buhayas ako. Sige. Hindi, atras. One, O, three. Ten, oh, makasulod yung isang, ano, idik. Yung ginabulan lang, sir, sa may tunga bandag, eh. Ang rida. Udlay ka rin, kapit-kabit. At kinangan frame time. Frame time yung... Ang dako yung isaw. Malaki. Basta ba silid mo rin ka, ikog na. Hindi, buyan mo rin. Okay, basi ko ni si Kiwal na kabari kay ni Mamu. Kursado eh, no? Pag sinad ka, ikaw na buyam na yun. Matras naman na rin. Pagpasok daw sa ikaw guys sa buntot, sa crates ay bibitawan ka agad para hindi matamaan yung kamay mo kasi mababali po yung kamay mo kasi malakas yung baboy. Yun. Ayong! Matrasa lang. Bali. Bayo mo lang. 118. 118. Oh, ito. Ah, lumulusot na yung isang ano, maliit na baboy. Diki! Hala mga Diki! Ayun. Badil, yan ka sa badil. Tinga, dalawak mo. Dahan, hindi niya pagpuyigit. Ako, badil! Bugat! May aman pa. Wala, mana na pagpangano na yan. Okay lang, sir. May bumba naman eh. Tubig eh. Bantay. Oye.
119. Hey maman, ano mara karon? Hey, minus mo dapat kita dito. Sintior ng akin. Kami belarung dela melasak po. Oh, tayo. Presado ang baboy. Basta magkasulod ang ulo sa ako ah. Pwede rin. Ingat lang sa kamay ah. Malaki kasi. Pahirapan, no? Bigay, bigay, bigay rin. Si 24. Nadakpan din sa wakas. Lapad naman na. Lapad rin na lang. Lapad bulit na mo nga. Pwede na itong makarga, darwa. Down. Mabilis lang. Darwa mo ito, karga top down, may balik ya. Okay. Ulog top down na ba? Ha? Hindi na maulog. Kami lang ni siyerte karo. Eh, akong top down ha? Hindi, top down na. Para dyan na, sa pagkutan. Pagkutan ka, drop point. Pakatas pula. Bulan ni kan? Ade. Aya. Jadi kau tak main. Malalaki talaga mga baboy. Kaya medyo mahirap hulihin.
on. Titin. Naka-away na, naka-away na! Oh! Mahulog, mahulog! Uy! Ang bara! Ay, nag-away na sa taas, oh. Malakas. Tumalo yung isa. Tapa. Tanda si boss ah. Ito yun si boss ah. Tantsahan. Ayun na isaw. Baka lumabas sa highway to. Abugin natin, abugin. One fourteen. Yung isa guys oh, nakawala guys. Ang 69 mura, madlangan para 37. Ah, next
tira. Ganda ka po, tanda mo na, i-re-wave bra. Ayun na guys. Masaya yung saunahan guys, oh, kasi talagang hinahabol nila yung isa na nakawala guys sa kulungan. Sige, habulan pa more. Nakakatawa eh, no? Basta may baboy. Malakas sir, no? Dito banda guys, meron pong bomba, no? Kung tawagin sa amin ay bomba. No? Oh, natanggal. Ayan. Dito guys, meron pong motor, no? Pahigop sa tubig, no? Tapos sa taas po ay meron pong tangke. Ayan. Bago tayo guys magtatapos sa video na ito, may mga baboy dito guys na umabot po ng line of 8, no? Pataas. Meron din pong umabot ng 90 kilos. Then may ilan lamang po na line of 7. So guys, pagpasensyahan nyo na po ako kung kailangan ko na pong umunang umuwi sa amin dahil para makapag-advance ako paligo or disinfect sa aking sarili. Ganon din po ang akin pong pinahiram na kiluhan. Pinahiram ko po sa may-ari ng babuyan na ito, no? And then, kasama ko po sa pag-uwi ko sa amin si Sir John Paul na siya po ang nag-invite sa akin na pwede akong sumama dito sa babuyan na ito. Okay? So, malapit na kasi guys ang oras sa pagkain or hapunan sa aking mga baboy. Kaya maraming salamat po sa inyong pagpanood sa video na ito. Kung ikaw guys ay hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and i-click mo ang notification bell para po updated ka sa mga simple videos ko sa Pig Show. Happy farming po everyone. God bless po sa ating lahat.